This is the Agricultural Training Institute. We are the training arm of the Department of Agriculture since 1987. We are the premier institution managing the country's extension services. We uphold leadership in agricultural extension through our network of 16 training centers located at the heart of rural communities across the country. We equip extension workers, farmers, and other key players in agriculture with outcome-based knowledge and skills. Our services are anchored on 6 thematic platforms of our core functions. We synergize agriculture with informed and capable professionals, the farmers, the fishers, and their families, infusing them with knowledge, developing their skills with the mindset to make a difference in their community. Our passion to serve finds fulfillment as we inform, support, and sustain the growth of urban and rural communities. We connect with partners in agriculture to uplift the human capital and hasten socioeconomic progress. This is the Agricultural Training Institute today. We are providing excellent extension services beyond boundaries. Tayo na't ating alamin kung ano ang e-learning for agriculture and fisheries. Ang e-learning for agriculture and fisheries ay isang major component ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute o DAATI e-extension program na nagbibigay alternatibo sa tradisyonal na serbisyong extension sa pagsasaka, pangingisda, maging sa sektor ng natural resources sa pamamagitan ng ICT o Information and Communication Technology. Paano magrehistro sa e-learning? Bumisita sa e-extension site na e-extension.gov.ph at i-click lamang ang e-learning component. I-click ang Create New Account link. Sagutan ang account registration form. Makakatanggap ka ng mensahe sa email para sa kumpirmasyon ng inyong account. At pwede ka na mag-login gamit ang inyong account. Bilang e-learners, makaka-enroll ka na sa iba't ibang kurso patungkol sa agrikultura at pangingisda. Pangalawa, maaari ka rin makadownload na ng digital learning resources o techno kits. At makakapanood ka pa ng mga video clips. Maaari ka na rin makisali sa iba't ibang diskusyon at forum online. Ako po si Kuya Chan, yan ang ating alamin. Panatang makapalay. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang. At sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako at nakaya kong bukusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Gayun din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o hinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukos sa kanin. Tulad ng saba, kamote at mais, ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumok nang mabigyan halaga ang pagod ng mga masasaka. At ang patulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas.
aking isa sa puso ang panatawid dahil sa bawat butil ng bigas o kanin aming nanibibig ay may buhay na masasalit. Rayon 5. Masaganang ani at mataas na kita Bicolanza. Ako po si Ate Laika, RCEF staff ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5. Welcome sa ika-apat na araw, ang last day ng ating Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Information Caravan on Air. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa seed component na ibinahagi sa atin ni Engineer Gina C. Nunez. At RSBSA na ibinahagi naman sa atin ni Miss Irene Braun. Ngayong araw, para naman talakayin ang mechanization component ng Philmec, makakasama natin ngayon si Engineer Glenn Joshua Furigan. Magandang umaga, Engineer Glenn. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Engineer Glenn Joshua F. Furigay, Science Research Analyst ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Narito po ako upang ibahagi sa inyo ang aking mga nalalaman patungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at kung paano nito natutulungan ang ating mga magsasaka na mapasagana ang kanilang ani at mapataas ang kanilang kita. Ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ay bunga ng Rice Tarification Law. Ang batas na ito ay naglalaan ng 10 bilyong budget taon-taon na hinati sa 4 major components ng agriculture. 3 billion para sa seed component, 1 billion para sa credit component, 1 billion para sa training and extension component, at 5 billion para sa mechanization component. Dahil sa pondong laan ng batas na ito, nakakasiguro ang ating mga magsasaka na magkakaroon sila ng dekalidad na binhi, mabilis at epektibong mga makinarya, mabilis na proseso ng pautang, at mas pinalawak na kaalaman tungo sa pagsasaka at sa kaunlaran. Kung ating babalikan ang bahagdan ng pondo, malaking porsyento ng budget ang nailaan para sa makinarya. At ang aming ahensya, ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, ang naatasang sumuri at magbahagi ng mga makinaryang ito. Ang mechanization component ay may pangkalahatang layunin na mas maging pamilyar ang ating mga magsasaka sa mga angkop na makinaryang pangsaka upang sa gayon ay mas mabawasan ang kanilang labor cost, lalong-lalo na ang kanilang post-harvest losses. Bukod pa rito, layunin din natin na mas maipakilala ang ating mga lokal na makinarya at ang kanilang importansya sa ating mga lupang sakahan. Maganda ang pangkalahatang layunin ng ating ahensya sa pamamagitan ng Department of Agriculture at ng mga local government units. Ngunit sino-sino nga ba ang maaaring mabigyan ng mga makinarya? Ayon sa ating standard guidelines, ang mga asamahan na magsasaka at mga kooperatiba ang priority na mabigyan ng ating mga makinarya. Tandaan lamang na dapat sila ay may lupang sakahan na rice-based. Kinakailangan rin na sila ay DA accredited. Bukod pa rito, meron tayong anim na qualification standards na kailangan ma-meet ng ating mga FCAs. Una na riyan ay ang 50 hectares qualification. Kinakailangan ng ating mga FCAs ay magkaroon ng at least 50 hectares na rice-based area. Pangalawa, inaasahan na ang ating mga FCAs ay malapit sa at least 100 hectares na rice-based field upang sa gayon kapag sila ay nabahagian na ng mga makinarya ay makatulungan nila ang kanilang mga peripheral barangays. Pangatlo,
Inaasahan ng ating ahensya na ang ating mga FCAs ay mag-undergo ng iba't ibang training na nakabase sa kanilang mga makinaryang nirequest. Pang-apat ang ating mga FCAs ang siyang inatasan na makapagpatayo ng mga machinery shed. Ano nga ba ang mga machinery shed? Ang mga machinery shed ay lugar kung saan natin pwedeng ilagak ang ating mga makinaryang nakuha. Tandaan lang po natin na sa machinery shed, may specific po tayong hinihingi. Kailangan po siya ay concrete flooring. Bakit po natin hinihingi na siya ay concrete flooring? Upang sa gayon ay mas madali nating ma-determine kung mayroon bang sira ang ating makinarya sa pamamagitan ng mga tulo o ng mga iba't iba pang dahilan. Panglima, inaasahan ng ating ahensya na ang ating mga FCA beneficiaries ay susunod sa suggested service fee na binigay ng ating ahensya. Bukod pa rito, ang kanilang mga managers at bookkeepers ay inaasahan din na mag-undergo ng iba't ibang trainings and seminars upang sa gayon kapag sila ay nag-report ng data ng kanilang mga makinarya, ito ay organisado at malinaw. At pang-anim, ang pinakamahalaga sa lahat, inaasahan na ang ating mga FCAs kapag na-receive na nila ang kanilang mga makinarya ay maabot ang pangkalahatang layunin ng ating programa na magkaroon sila ng masaganang ani at mataas na kita. Kung kayo po ay nakakasigurado na magiging qualified sa aming mga standard guidelines, narito po ang inyong mga documents na maaaring maipasa. Unang-una na po dyan ay ang letter of intent. Ang letter of intent po ay naka-address sa ating director, Director Baldwin Halorina, at ito po ay pirmado ng FCA presidents. Nakasaad din sa ating letter of intent ang mga makinaryang inyong nire-request o nais mapasakamay. Pangalawa ay ang board resolution. Ang board resolution ay naglalaman ng pirma ng mga board of directors ng inyong association at syempre ng mga request nyong mga makinarya. Bukod pa rito, ang board of resolution ay naglalaman ng address ng inyong machinery shed at ng inyong cash on hand. Ito ay mabubuo sa pamamagitan ng pagtitipon ng inyong association at mapag-uusapan sa pamumuno ng inyong chairman. Pangatlo, ang kailangan nating maipasa na document ay ang list of farmer members. Ang list of farmer members ay naglalaman ng mga pangalan ng inyong miyembro sa asosasyon. Bukod rito, makikita rin sa list of farmer members kung ilang ektarya ang meron sa inyong mga miyembro. Sa dulo ng list of farmer members ay nakatotal kung ilang hektarya ang sakop ng inyong asosasyon. Makikita rin sa list of farmer members kung kayo ay merong personal na mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka. Tatanong rin dito kung ito ay nagiging operational o hindi na nagagamit. Muli, ito ay pirmado ng inyong chairman at ng inyong secretary. Isa pa sa mga hinihingi na requirement or documentary requirement ay ang list of machinery. Sa list of machinery, ililista po natin ang mga makinaryang naipagkaloob na sa atin ng gobyerno o ng inyong local government. Maaaring ito ay hand tractor na galing sa DA, rice mill na galing sa DA, o rice combine na galing sa inyong local government. Ito rin ay pirmado ng inyong secretary at ng inyong chairman. Ang 5 billion na budget na ibinigay sa ating ahensya ay nahahati sa halos 947 municipalities. Kaya kung ito po ay susumahin, ang 5 billion i-divide sa 947 municipalities, halos nasa 5 million per municipality ang magiging budget. Paano po tayo namimili ng mga munisipyo o ng mga probinsya na bibigyan ng mga makinarya? Nakabase po ito sa kung gaano kalaki ang rice area ng bawat mga probinsya. Pagkatapos po nating mabigyan ang bawat mga munisipyo, tayo po ay magso-shortlist ng mga nakapasa na mga FCAs.
At sa pamamagitan po ng na-shortlist na yon, titignan po natin through gap analysis and other studies kung talaga bang nangangailangan sila ng mga makinaryang iyon. Bakit po natin ginagawa ang gap analysis? Upang malaman po natin kung yung mga makinarya ba ay talagang magagamit nila upang mas mapaunlad ang kanilang mga ani at ang kanilang mga kita. Paano po ang nagiging basis natin sa shortlisting? As long as ang ating mga farmer members at ang ating mga FCAs ay sumusunod po sa ating guidelines na nabanggit kanina, sila po ay maaaring mapasama sa ating shortlist. Ilan po sa mga tinitignan nating criteria ay ang kanilang financial capabilities, ang kanilang mga operating costs, at ang kanilang status with regards to their farm areas. Maaring maraming magtatanong bakit kailangan ng financial stability ng ating mga farmer association. Kasi po, hindi po biro ang magkaroon ng mga malalaking makinarya dahil malalaki po ang kanilang maintenance cost. Kaya po tinitignan natin ang kanilang financial stability. Marami na siguro sa inyo ang magtatanong, ano-ano ba ang mga pwede nating makinaryang ma-avail? So narito na po ang iba't ibang mga machines na pwede nating makuha sa pamamagitan po ng mechanization component ng RCEF. Unahin na po natin ay sa rice production machinery, yung sa land preparation technologies. So meron po tayo ditong four-wheel tractor, hand tractor, floating tiller, and the likes. Meron po tayong floating tiller para po sa mga lupain na medyo malalalim po ang putik o yung mga laboy na po ang type ng soil. Kagaya nga po ng sinabi natin, ipinoprovide po natin ang mga machinery base sa pangangailangan po ng ating mga lupang sakahan. Okay, nasa pangalawang kategory na tayo ng mga rice production machinery. Pangalawang kategory ay ang crop care and establishment technologies. Meron po tayong in-offer na precision seeder, walk-behind transplanter, at riding type transplanter. Pangatlong technology category ay ang harvesting and threshing. Nag-o-offer po tayo ng reaper, mini and medium thresher, pati po ang combine harvester. Sa combine harvester po, tinatawag din po ito karamihan ng nahalimaw dahil po sa kanyang laki at sa kanyang function. Pang-apat sa kategory ay ang ating mga dryers. Nag-o-offer din po kami ng mga mechanical dryers, flatbed dryers, recirculating dryers, at iba pa. Again, ito po ay naka-design base sa pangangailangan ng inyong mga rice fields. At panghuli, meron po kaming milling technology na in-offer. Iba't ibang milling machines tulad ng mobile rice mill, single-pass rice mill, at multi-pass rice mill. Para sa inyong mga karagdagang katanungan, maaari nyo po kaming bisitahin sa aming official Facebook page, DA Philmec, o sa aming official website, philmec.gov.ph. Maaari nyo rin pong bisitahin ang aming mga physical learning sites na located dito sa Bicol, sa Abuyog, Leyte, at sa Davao. In behalf of our Philmec Director, Dr. Baldwin Haliorina, muli ako po si Engineer GJ Furigay na nagpapaalala sa inyo na sa pamamagitan ng tama at angkop na mekanisasyon, aangat tayo. Para po sa isang masaganang ani at mataas na kita, sama-sama tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Engineer Glenn Joshua Furigay. At para naman talakayin ang credit component ng Land Bank of the Philippines Lending Center Albay, makakasama natin si Mr. Dan Danielan. Magandang umaga sa ating mga magsasaka. Ito naman po ang Land Bank of the Philippines, katuwang ang Department of Agriculture na naglunsad ng ating Expanded Rice Credit Assistance under the Rice Competitiveness Enhancement Fund or ERCA-RCEP. Ito ang programa para sa ating mga magsasaka upang matugunan ang pangangailangan sa pangangapital sa pagsasaka. Ano po itong ERCA-RCEP? Ito po programang pautang ng Land Bank of the Philippines upang matulungan maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka ng palay at ng kanilang mga kooperatiba upang makamit ang mas masaganang ani
Ang pundo ay para sa pagbili at pagtayo ng mga pasilidad sa pag-aani, pagpoproseso ng ani, at para sa pag-aayos ng mga sakahan. Alinsunod sa Republic Act 11203, ang 10% ng rice fund o sa mahalagang 1 bilyong piso kada taon ang nakalaan para sa RKRCEP. Ang 500 million mula sa halagang ito ay nakalaan para ipahiram ng land bank. Ano po ang layunin ng RKRCEP? Layon po nito na maitaas ang antas ng productivity, efficiency at profitability ng mga magsasaka at di pa pang manggagawa sa sakahan. At ang isa pa upang maiangat, mapalaki at maging sustainable ang pamumuhunan sa industriya ng bigas, lalo na sa mga makabagong infrastruktura at post-harvest facilities. Ano po ang mahalagang katangian ng RKRCEP? At ano ang mga probinsya kasama sa RKRCEP? Upang masiguro ang maayos at pagpapatupad ng programa, paghahatian ng parehong bangko, ang Land Bank at saka Development Bank of the Philippines o DBP, ang lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas. Ang mga interesadong utang sa nakabilang sa mga sumusunod na 59 na lalawigan ay hawak ng Land Bank, habang ang natitirang 23 lalawigan ay saklaw ng DBP. Sa Northern at Central Luzon, ang hawak po ng Land Bank ay ang probinsya ng Aurora, Bataan, Cagayan, Ifugao, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinan, Quirino, Tarlac at Zambales. Sa Southern Luzon naman, ang Laguna, Marinduque, at dito sa Kabikulan, yung Masbate at Sorsogon, ito po ay hawak ng Land Bank. Kasama po ang Oriental Mindoro at saka Palawan. Sa Visayas, ang Land Bank naman po ay para sa Aklan, Antique, Biliran, Capiz, Negros Oriental, Samar at Southern Leyte. Sa Mindanao, Agusan del Sur, Bukidnon, Compostela Valley, Cotabato, Dawal Oriental, Lanao del Sur, Maguindanao, Osamis Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Surigao del Sur at Zamboanga Sibugay. So sino-sino po ang pwedeng humiram dito sa RKRCEP? Ito pa ang mga individual na magsasaka, itong mga individual farmers na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture or RSBSA. At saka ang mga kooperatiba ng mga magsasaka, pati na yung mga asosasyon na rehistrado sa SEC na accredited ng Department of Agriculture para sa RKRCEP program. So ano-ano pong mga kwalifikasyon? Para sa mga individual na magsasaka, dapat rehistrado ka sa RSBSA. Walang pagkakautang mula sa mga formal lending institutions at DAACPC credit conduits sa kaparehong proyekto sa RCEP. Ibig sabihin, kung meron ka ng utang sa ibang mga halimbawa sa bangko, sa rural banks o mga kooperatiba sa pagtatanim ng palay, hindi ka na po pwedeng umutang sa RCEP. Pero kung nakabayad ka na dun, pwede ka na ulit umutang dito sa RKRCEP. Pagkatapos, dapat po yung mag-a-apply na magsasaka, walang masamang record sa kanilang barangay. Kaya kailangan siyang magsumiti ng barangay certification na nagpapatunay na siya ay isang mabuting mamamayan sa kanilang barangay. Tsaka yung magsasaka, dapat sumilalim sa mga technical training sa pagsasaka na binibigay ng DA at saka yung mga organisasyon na accredited ng DA. Para naman po sa mga kooperatiba na nais mag-apply sa programa, dapat nakarehistro ka sa Cooperative Development Authority or CDA. Dapat accredited din siya ng Department of Agriculture para sa RKRCEP program. Walang adverse findings sa kooperatiba at sa kanilang mga board of directors, managers, yung mga key officers ng co-op. Ang kooperatiba dapat may maayos na operational structure at back office support. Dapat functional ang kanyang management system.
meron siyang matatag na kalagayang pinansyal at kumikita pamamalakad ng kooperatiba. Dapat kumikita ang kooperatiba, hindi siya nalulugi. At kung ang kanyang negosyo ay pagpapautang, dapat ang past duration niya ay hindi lalagpas sa 25%. Meron siyang certificate of compliance mula sa CDA at sumilalim sa technical na pagsasanay sa pagtatanim ng palay. So ano-ano lang po ang pwedeng paggamitan ng perang hiniram o ang purpose ng loan na pwedeng i-apply. So pwede siya pambili ng inputs o sa madaling salita sa palay production para sa mga individual na magsasaka. Pwede rin humiram ang individual na magsasaka pambili ng makinarya at mga kagamitan sa pagsasaka kasama ng post-harvest facilities, equipment, and mechanical dryer. Sa mga kooperatiba naman, pwedeng humiram para sa working capital, para sa palay trading, o anumang negosyo na under siya ng pagsasaka o sa palay production. O pambili ng mga makinarya, pwede rin po para gamitin sa pagsasaka. Pagpapatayo ng mga post-harvest facilities tulad ng rice mill, bodega. Yan po ang pwede. Kung ang kooperatiba naman po ay nagpapautang o ang negosyo niya ay relending, dapat ang pwedeng humiram sa kanila yung mga members nila na rehistrado sa RSBSA. Tsaka yung mga umuutang sa kanila, walang masamang record, o kung may iba pang utang na binibigay ang kooperatiba, dapat hindi past due. At yung mga hihiram sa kanila ng members, sumilalim sa technical na pagsasanay sa pagsasaka. Ito po naman ang mga kondisyon sa paghihiram. Ang binibigay ng land bank para sa mga individual na magsasaka ay yung tinatawag natin na short-term loan line para sa palay production at term loan naman para sa mga facilities. Sa kung ang hiram naman ay kooperatiba, pwedeng ang facility niya na pwedeng i-avail ay yung relending o rediscounting. Itong pautang po sa IRCA-RCEP, meron po itong interest, pero napakababa po. Kung sa individual na magsasaka, ang interest po nito ay 2% lang po kada taon. At yung mga kooperatiba naman, kung ang utangin nila ay para sa relending o para naman ipautang sa kanilang mga members, wala siyang interest, interest-free. Pero ang kondisyon po nito, ipapautang ng kooperatiba sa kanyang mga membro sa hindi higit sa 6% na porsyento kada taon. So ito naman po ang loanable maximum amount. Sa mga magsasaka, direkta, ang pwede niya mautang kung sa palay production, kung ang itatanim niya ay inbred or certified seeds, 40,000 per hectare, at kung hybrid naman, 50,000 per hectare. Kung bibili siya ng mga makinarya o ano bang farm equipment, ang maaari niyang utangin ay hanggang sa 90% ng halaga ng kanyang bibilhin. Yung 10% ay siyang magbabayad o tinatawag natin na borrower's equity. Kung ang mga kooperatiba naman hihiram, yung sa relending naman, 90% ng kabuuan ng halaga ng proyekto. O kung sa rediscounting, 90% ang kanilang pwedeng mautang. So ang pagbayad po nito, kung palay production, hanggang 180 days o 6 months lang po. Pagkatapos nito, kung mabayaran niya, pag susunod na cropping, pwede ulit siyang humiram sa parehong halaga. Pero naman po, kung mga machineries ang kanyang bibilhin, binibigyan namin sila ng halimbawa 3 taon hanggang 5 taon na pagbayad. So babayaran po ito bawat pag-ani kasi yun lang naman ang
magkaka-income ang farmer. Pero kung gusto niyang magbayad ng advance, mas maganda. Sa mga working capital naman po na binibigay sa mga kooperatiba, ang term po nito ay abot lang sa 180 days. Pero pwede niyo ulit sila mag-apply pagkatapos nito, pagkabayad. Pwede rin ulit na kunin o gusto nilang iparelease ulit yung kanilang nabayad. Sa pang-fixed assets naman po at pang-machineries, ganoon din po, 90% ang maaaring utangin at babayaran ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ano po ang mga security o tinatawag nating collateral para sa mga pautang? Kung ang utangin ng magsasaka ay para sa pagtanim ng palay o palay production, kailangan lang po na ipa-insure siya sa Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So pag ang isang magsasaka ay registered sa RSBSA, wala siyang babayaran na premium dahil libre po ito sa PCIC. Pero kung ang utangin nila ay pambili ng mga makinarya, kailangan po ito ay i-mortgage o isailalim sa isang chattel mortgage na irerehistro sa lokal na Register of Deeds. Tsaka kailangan po taon-taon babayaran ng umutang yung insurance premium kasi dapat may insurance siya habang may balance pa ang kanilang utang. Sa pagpapatayo ng mga pasilidad, halimbawa rice mill, warehouse, yung lupang pagtatayuan nito ay i-mortgage po sa land bank. So, isa sa ilalim po siya, magkakaroon siya ng real estate mortgage na i-register din po sa Register of Deeds. Yung titulo na pagtatayuan nito dapat pag-aari ng organisasyon, ng kooperatiba, ng association. Tapos, yung rice mill, warehouse, dapat taon-taon po ay makukover siya ng insurance at babayaran din po niyan ng kooperatiba ang insurance premium kung magkano man po yun. So paano po ang pag-release ng pautang? Kung ang utang niyo ay palay production, maaari po itong i-release ng bangko na staggered o paunti-unti or kung kailangan buo siyang i-release. Pero sa mga construction projects, staggered po siya, depende sa percentage of completion ng construction. Yung sa mga machinist naman, babayaran ng bangko yung 90% dun direkta sa dealer. Yung 10% tama po, yung borrower ang magbabayad. So pag lumampas ka dun sa talaan na pagbayad, magkakaroon na po ito ng penalidad na 3% bawat taon. So yun po, kaya kailangan on time ang pagbayad kasi pwede namang umulit pag maganda ang record. So ito lang po ang kinakailangang mga dokumento. Simple lang po yung loan application form, isang valid ID, tsaka certification ng barangay na nagpapatunay o nagsasabi na maganda, wala siyang masamang record sa kanilang barangay. Then gagawa din po ang magsasaka ng sworn affidavit na magsasabi na wala siyang utang sa iba, halimbawa sa bangko, sa mga kooperatiba, sa parehong proyekto na ina-apply niya sa ERCA-RCEP. Then sa mga kooperatiba naman po, kailangan din po ang business permit o lahat ng kinakailangan permit para sa isang negosyo kung ang utangin niya na project ay nangangailangan ng mga sabing permit. So sa mga kooperatiba po, meron po tayong loan application, yung certificate of accreditation naman mula sa Department of Agriculture. Yung accreditation po, magkaiba po ang merong ibang certificate of accreditation para sa ERCA-RCEP na binibigay ang agriculture. Then yung mga photocopy ng mga certificate of registration sa CDA, yung bylaws, articles of cooperation. Gagawa din po ng biodata ang mga board of directors, manager, treasurer, at yung iba pang mga key officers ng cooperative.
gagawa din po sila ng board resolution kung saan itatalaga nila kung sino ang authorized signatory o representative ng co-op na pipirma doon sa mga dokumento sa land bank. At yung board assembly, general assembly resolution na nagpapahintulot sa mga board of directors na mag-apply sa land bank. Kasi yung mga desisyon ng mga board of directors, kailangan approve yun ng general assembly, lalo na sa pag-uutang ng kanilang kooperatiba sa isang bangko. Yung mga financial statement po, audited financial statements, kailangan din po mag-submit yung last 3 years kung ang kooperatiba ay nag-ooperate na for more than 3 years. Yung audited financial statement po, dapat yung sinusubmit nila sa BIR. Tsaka kung mag-a-apply ang kooperatiba, nalampas na sa first semester, kung nasa second semester na, magsusubmit yan po ng interim financial statement na kahit sa buwan ng Hunyo. Then, gagawa din po sila ng parang business plan para makita natin kung ang kanilang papasukan na negosyo ay kikita at makakatulong sa kanilang mga magsasaka. At din yun po yung mga business permit na kailangan ng kooperatiba. So, yun po ang ERCA-RCEP na programa ng Land Bank tsaka Department of Agriculture. Sa mga magsasaka po sa Sorsogon at Masbate, kami po ay ang opisina namin ay nasa Legazpi City ngayon. Pero sa darating na mga buwan, lilipat na po kami sa City of Sorsogon. Doon na po kami mag-opisina. Ang hahawak po nito ay ang Land Bank of the Philippines, Sorsogon, Sorsogon Lending Center. So yun po, magandang umaga. Maraming salamat sa inyong pag-ig at panonood sa ating programa. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Dad. At yan po, natunghayan natin ang patungkol sa mechanization component at credit component ng RCEP. Maraming salamat sa ating mga resource persons galing sa ating mga partner agencies. Para sa ikahuling araw, narito po ang aming mga inihandang katanungan para inyong sagutan. Check po natin kung nakinig ba talaga o naunawaan ng ating mga listeners ang mga tinalakay ng ating mga resource persons. Maghanda lamang ng kaperasong papel at ballpen para sa pagsagot. Handa na ba ang lahat? Una pong katanungan. Ano ang tungkulin ng DA PhilMec sa pagpapatupad ng RCEP Mechanization Program? Pangalawa po, magbigay ng 3 makinarya na maaaring pakinabangan sa ilalim ng mechanization component ng RCEP. At pangatlo po, magbigay ng 2 dokumentong kailangan sa pag-utang ng individual na magsasaka o kooperatiba. Ulitin ko po, ano ang tungkulin ng DA PhilMec sa pagpapatupad ng RCEP Mechanization Component? Pangalawa po, magbigay ng 3 makinarya na maaaring pakinabangan sa ilalim ng Mechanization Component ng RCEP. At ang panghuli po, magbigay ng 2 dokumentong kailangan sa pag-utang ng individual na magsasaka o kooperatiba. Ang mga sagot po ninyo ay ipapasa ngayong araw sa inyong mga respective agricultural office kabilang na ang sagot sa mga nakaraang araw. Subsidyo, patubig at bali, ang mga sagot po ninyo, kabilang na po yung mga sa nakaraang araw, ay ipapasa ngayon sa inyong mga respective agriculture office. Traktura, siguradong pagpapalit.
Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig. At dito na po nagtatapos ang apat na araw na talakayan sa RCEF Information Caravan on Air. Inaasahan na nabigyan linaw po namin ang iba't ibang bahagi ng programa ng RCEF sa tulong ng ating mga resource persons galing sa mga partner agencies ng ATI. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig at dito na po nagtatapos ang apat na araw na talakayan ng RCEF Information Caravan on Air. Inaasahan po na nabigyan naming linaw ang iba't ibang bahagi ng programa ng RCEF sa tulong ng ating mga resource persons galing sa mga partner agencies ng ATI sa pagpapatupad ng programang ito. Gusto po namin magpasalamat sa walang sawang pagsuporta ng ating DA Regional Director, Director Del P. Tornilla, ang ating ATI Center Director, Director Elsa A. Parot, kasama ang ating Assistant Center Director, Ms. Vivian V. Carablo. Sa ating Provincial Agriculturist ng Masbate, Engineer Janelle B. Orteza at Engineer Cheryl Almario, RCEF Provincial Coordinator, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating Municipal at City Agriculturist at kanilang mga Municipality at City Coordinators at Agricultural Extension Workers na kasama at sumuporta at tumulong sa paghahanap sa ating mga kalahok kahit mayroon tayong pandemyang kinakaharap. At sa ating mga resource persons galing sa iba't ibang implementing agencies ng RCEF program, mula sa Testa Masbate, sina Provincial Director John Simborios at Ms. Ayla Almoradji. Mula sa Philrice Ligao, Engineer Gina C. Nunez. At sa kanila naman pong Branch Manager, Dr. Victoria C. Lapitan. Maraming salamat po. Mula sa Philmec Bicol, si Engineer Glenn Joshua Furigay at sa kanilang Director, Director Baldwin G. Halurina, maraming salamat po. At mula naman sa Land Bank of the Philippines Albay, si Mr. Dan Dangalan. At ang kanilang manager, Mr. Hill Benedict G. Manzanades, maraming salamat po. Higit po sa lahat, taos puso po ang aming pasasalamat sa ating mga magigiting na magsasaka na sumabaybay, nakinig at nanood sa ating YouTube Live sa RCEF Information Caravan on Air. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute Regional Training Center Bicol sa pamumuno po ng aming Center Director, Ms. Elsa A. Parot at ang aming Assistant Center Director at RCEF Team Leader, Ms. Vivian V. Carablo. At sa lahat po ng bumubuo ng RCEF Team, Michael D. Villazar, Jovenel R. De La Torre, Rafaela V. Bajaro, at ang inyo pong lingkod, Angelica O. Teves, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo. Hanggang sa muli, sa RCEF, Farmers ang Bida! Problema, asawa ko. Nakuha ko na itong libreng pinhi galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund pagkatapos ng technical briefing. Teka lang ha! Inom ka muna! May hinihingal ka masyado. Sige, ano yun? Bukod sa libre, certified seeds pa ito. Kaya siguradong dekalidad ang binhi. At siguradong maganda ang tubo at mabulas ang mga punla. Eh di mainam! Itinuro rin ba sa inyo kung paano pamahalaan ang punla?
Yes naman! Tulungan mo akong ibabad itong binhi! Laki na ba to? Nabigyan ako ng 40 kilo sapat na para sa isang hektarya! Pagbababad ng binhi. Bakit binubuksan mo pa itong sako ng binhi? Hindi ba pwedeng diretso babad to? Kailangan kasing palutangin ang mga pipis at mga walang lamang butil. Tatlong beses hugatan pagkatapos ibabad ng 24 na oras. Kada 12 oras naman ang pagpapalit ng tubig kapag ibinabad para maiwasan ang pag-asim ng tubig. Nakasisira kasi ng binhi kapag ang tubig na pinagbabaran ay umasim. Pero ang sabi sa briefing, kapag tuloy-tuloy ang agos ng tubig ay pwede nang hindi palitan ng tubig. Tandaan! Para maging parehas ang pagtubo ng mga binhi, kalahati lamang dapat ang laman ng sako dahil aalis ang binhi mula sa pagkababad. Panahon na para ikulob ang binhi! Sapat na ang 24 oras sa normal na kondisyon ng panahon. Kapag medyo malamig naman ang panahon, ay aabot ng 36 na oras para tumubo ang mga butil. Mainam na bilingin ang mga sako ng binhi pagkatapos ng 12 oras na maging pantay ang init nito. Makatutulong ito na maging maganda at pantay-pantay ang pagtubo ng mga butil. Wow! Naman! Ang dami natutunan ng asawa ko mula sa briefing! Ano? Bilid ka na ba? Yun naman eh! Halika na! Gawa na tayo ng kam. Kamang punlaan! Paghahanda ng punlaan. Tips sa pagpili ng punlaan. Madaling puntahan! Mataba ang lupa base sa resulta ng mga nagdaang taniman. Madaling patubigan at patuyuan. Malayo sa ilaw para hindi puntahan na makulisap sa gabi. Hindi nalililiman. Maglaan ng 400 metro kwadradong bahagi ng bukid para sa kamang punlaan. Gumawa ng mga kamang punlaan na may sukat na 1 hanggang 1.5 metro ang lapad at depende sa pinitakang haba. Maglaan ng 30 sentimetro na pagitan bawat kamang punlaan na siya ring magsisilbing kanal na daluyan ng tubig para sa pagpapatuyo. Itaas ang mga kamang punlaan ng mga 3 hanggang 5 sentimetro at siguraduhin pantay-pantay ang taas at patag. Maglagay ng kalahating kilong organikong pataba sa ibabaw ng bawat metro kwadratong kamang punlaan, lalo na kung lagkitin ang lupa. Kising na, Mitoy! Magpunla na! Magpunla na! Oo na! Eto na, sige na! Check mo nga kung pwede na isabog yung binhi! Wow! Pwede nang isabog ang binhi, asawa ko! Nakangiti! Bagyan ang tumutubo ang mga karamihan ng butil! Tara! Magpunla na tayo! Teka! Pasingawan muna natin ang binhi bago isabog at ang hindi ma-stress ang mga tumutubong butil. Patuyuan ang punlaan bago magsabog ng binhi kung maganda ang panahon. Kung may nagbabadyang ulan, mainam na may sanap na tubig nang hindi maanod ang mga binhi at patuyuan na lamang kinabukasan. Magsabog ng 100 gramo o 2 dakot na pinatubong binhi kada metro kwadrado. Paalala! Panatilihin mamasama sa ang kamang punlaan, bantayan upang hindi atakihin ng mga ibon. Maaari na maglagay ng pataba 7 hanggang 10 araw matapos isabog ang binhi. Maglagay ng 5 kilong urea o 10 kilong ammonium sulfate sa 400 metro kwadratong punlaan. Ang gaganda ng mga punlaan natin, Mitoy! Oo nga! Ang lulusog pa! Tiyak, magiging mabulas ang paglaki ng mga punla natin. Kayang-kaya rin yumabong at mas matibay pa sa sakit at peste ng ating mga punla, kaya pwede nang maglipat tanim! Paglilipat tanim. Magtanim ng 2 hanggang 3 punla kada tuntos sa agwat na 20 by 20 cm kung tag-ulan at 20 by 15 cm kung tag-araw. Maghulip sa loob ng 7 araw pagkalipat tanim upang maiwasan ang hindi sabay-sabay na paghinog ng mga butil ng palay. Susan! Oh! Pangako sa'yo! Magiging mataas ang ani natin ngayon!
Haalagaan ko ng ating palayan! Ay! Tulad ng pag-aalaga ko sa'yo! Mga Kuya Mitoy, ha? Lagot ka sa'kin pag mababaani natin! Pahusayin ang kakayahan, ang top at bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagana ang ani, mataas na kita, magsasaka at mga mangingisda.